vino. Yep, Edwin. Good Friday, bad priest. Eto, Parikoy. Legit po ito. Sa Twitter niya po yan talaga. Tinignan ko Twitter nito kanina eh. Yan, @pads_nosy. Eto, sabi ho ng paring Kolokoy na to, hindi ko po gustong masaktan kayo. Tarantado lang talaga kayo sa pagpili at pagtatanggol ng sinungaling at magnanakaw na tax evader. Napaka walang hiyang pari nito. Masarap sa pigain eh. Diba? Tarantado lang daw tayong mamili. Ano ba pakialam mo sa pinili namin? Hindi ko mo pari ka. Ikaw na, may kontrol ng buhay namin. Baka nga ikaw, hindi nakakasiguro. Pag namatay ka na sana, sooner, aakit ka ng langit. Diba? Dahil lang napakaraming mga Pilipino, dinala mo sa idolatry. Tinuruan mong sumamba sa bato. Imbis na ituro mo ang tunay na pag-ibig ng Diyos, ang tunay na tamang pagsamba sa Diyos. Tapos ngayon, ito, nakikialam kayo sa politika. Tapos hindi nyo nakita nyo ngayon na overwhelming ang suporta ng taong bayan kay Bongbong Marcos, na tahimik lang naman. At ang korte mismo, yung mga persecutors nila, walang nakipakitang katibayan sa sinasabing ninakaw. Pinagmamalaki, may mga nabawi. Pero if you ask them, bakit ito nabawi? Bakit ito nakuha ng gobyerno? Because those were sequestered. And sequestration, it doesn't mean na ito po'y inutos ng korte kasi napatunayan na ito po'y ni Meno. Ito yung bagay na dapat maintindihan ng paring tamulbul na to. Ayan. Pasensya na, marunong din ako mambastos ng pare. Diba? Ano, kayo lang ang marunong? Sus, Mariosep. Kaya ko pang ang batukan to eh. Kailan hindi ko gagawin? Ha? Kahit alam kong ito'y hindi lingkod ng Diyos. At ito ay lingkod ni Satanas na isinugo rito sa lupa. Diyos ko po, baba naman ang level kung batukan ko to. Diba? Sabi, hindi ko po gustong masaktan kayo. Walang hiya nga. Hindi mo pala gustong masaktan kami? Sabay-sabihan mo kaming tarantado lang kami. Tarantado lang talaga kayo sa pagpili at pagtatanggol ng sinungaling at magnanakaw ng tax evader. Ikaw, eh, hindi ka naman sigurado, hindi ka naman abogado. And you're not even a judge. Diba? Diba? Hinusgahan mo na. Hinusgahan mo na eh. Diba? Sinungaling at magnanakaw na tax evader. Ito, may katangahan tong paring ito. Saan ka ba naman nakakitang magnanakaw na nagbabayad ng buwis? Diba? Matanong ko lang, saan ka nakakita ng magnanakaw, magbabayad ng buwis? Ito, mga tamulmul na ito, yung nag-iinitan yung estate, yung Marcos estate. Diba? Na yun ay ninakaw, kasi sabi nga nila, ibalik. Tapos binagbabayad yun ng buwis. Kaya ang hinihingian ng estate tax, ng inheritance tax, ay legitimate properties. Eh kung hinihingian yun ng legitimate ng buwis yan, aba, ibig sabihin, yan po ay legitimate. Ito pa, hindi na mahalaga ang aking tungkulin sa Diyos. Sabi ko sa inyo, demonyo tong walang hiyanto eh. Bakit? Hindi raw mahalaga ang tungkulin niya sa Diyos. Kaya naman, dito sa una pa lang, nakuha niya na tayong murahin. At sa kanyang salita. Wow! Dapat dito, hinuhubaran to ng abito, ipinapako sa krus ng nakatiwarik. Dahil mismo insulto ang katawang lupa ng damuhong ito sa kanyang kasuotan. Ang kakapal ng mukha para i-claim na sila ang representante ng Panginoong Jesus dito sa lupa. Vicarius Filii Dei. Walang iya. Ano kaya ang gagawin ni John Paul? Ni St. Francis pala, sorry. Kung malalaman niya ang pinagagagawa ng kanilang pari. Diba? Ito namang si Padre Consentidor. Isa din. Kaya hindi nakakarating ang mga ganitong problema
doon sa Vatican. At sabi niya, hindi na mahalaga ang aking tungkulin sa Diyos. With capital letter pa talaga, hayop talaga to. At sa kanyang salita, wow! Alam niyo kung sino yung salita ng Diyos? Ang Panginoong Jesus. In all caps pa niya, maging sa ating bayan, kaysa sa feelings niyo po. Sorry, but I have to say it. Sagot nga ni Takeru Miyamoto dyan eh. Ah, tarantado ka rin, Father. Every day. Ay nako. Sipin niyo ito. Diba? Ganito, pare. Hello, mga kababayan. Magsisimba kayo. Tapos itong damuhong ito, proud pa, nasasabihin sa inyo, ako yung nagmura sa inyo. Nga. Utik na yan. Baka tanongin ka, BBM ka ba o Lenny? Pag sinabi mo ng ano, none of your business, baka isaw-saw sa cyanide yung ostya mo eh. Diba? O baka naman pagka sinabi mong, I support BBM, gilitan ka kaagad nito eh. Bakit? Hindi na mahalaga sa kanya ang pagiging pare. Dapat dito, kinakalagkad na to, palabas ng kanilang simbahan, at pauwiin na to kung saan bayan man siya. Alam niyo kung bakit ganito kaya yabang itong mga walang hiyang ito? Mga kaibigan, mga kapatid, mga klase, mga komentaryo. Alam niyo kung bakit ito ganito ang mga ugali? Hindi ho sila Filipino. Marahil hindi ho alam na marami sa atin yan. Kapag ang isang pare ay naging ganap sa kanyang tungkulin, confirmed na, certified priest na, ang kanila pong panunumpa, ang kanilang loyalty ay nandun po sa Vatican. Kaya nga, dito, tanong ko sa inyo, may pare ho ba ngayon kayong kilala? Na nakakulong dahil sa ginawa niyang panggagahasa? Di ba? Wala. Bakit? Inililipat lang yun. Bakit? Wala kasing jurisdiction ng bansa natin sa kanila. Sa mga walang hiyan to. Kaya ganyan sila manarantado sa atin. Dugong Pilipino, pero ang puso at ang loyalty po ay wala po sa ating bansa. Tawag nga ni Rizal daw dyan sa mga pasaway, excommunicado. Diba? Ang excommunicado po, ito po yung ano, ginawa kay Rizal. In-excommunicate siya, yung tinanggal. Yun po, in-excommunicate si Rizal. Sabi ni Maribig Agrian, Sir JDB, totoo ba merong naglilipat na pumunta kay Isko? Kinakalat ni Banat Bay. Ha? Anong naglilipat? Di ko na-gets. At kung ano man yun, eh kung si Banat Bay yung nagkakalat nun, malay ko. Maniwala naman kayo sa tamulmul na yun. JC Cheats, yung tinuturuan mo huwag magmura ang anak mo, tapos itong pare ang mariringgan mo. Kaya nga, di ba, sabihan mo yung anak mo, no? Hey, quarantina. Si Pusit na lang. He's already 8 years old. Pusit, don't say bad words. Why? Galit ang God. Okay? Kita ngayon yung pare. Magbibless pa. Tapos mababasa niya ngayon sa Twitter ng pare, hindi ko po gustong masaktan kayo. Tarantado lang talaga kayo sa pagpili at pagtatanggol ng sinungaling at magnanakaw na tax evader. Diba? Higit na mahalaga ang aking tungkulin sa Diyos. Ayun, higit pala yun. Higit na mahalaga ang aking tungkulin sa Diyos at sa kanyang salita, maging sa aking bayan kaysa sa feelings mo po. Sorry, but I have to say it. Aling maliligo ng tamurong ito. Ibinala mo pa ang Diyos sa kalokohan mo. Diba? Alam niyo bakit, mga kababayan? Meron ho tayo dito, sinasabi natin, sa constitution natin, everybody has to respect the law. Why? Anong sinabi dun sa Biblia? Ang ipinahintulot sa lupa, yung ang kinalagan sa lupa, diba? Ay siya rin kakalagan sa langit. Ibig sabihin, kung ano ang naging napagkasunduan dito sa lupa, ganun din, ito'y irerespeto ng Diyos. Kaya nga meron, di ba, pinaliwanag doon na yan dati, Vox Populi, Vox Dei, gaano ka-sacred
ang ating pagboto at ang ating salitang Vox Populi, Vox Dei, yung legal Latin maxim na yan. Yan ho yung nagsasabi na sige, gamitin nyo ang inyong kapangyarihan, magdesisyon kayo. Ito na, nagdesisyon tayo. Ito ang gusto namin. Sabi ng Diyos, sige, nire-respeto ko yan. Ganon. Pero kung ano man yung magawa niyan dito sa atin, dahil hindi natin, dahil pinangunahan natin ang batas, pinangunahan natin ang kalooban ng Diyos, tayo lang ang aani nun. Hindi damay ang Diyos. Diba? Ay nako, napaka-over-over talaga ng mga tao nito. Grabe. Panoorin niyo isang vlog, nakaka-upload ko lang kanina. Grabe itong mga to. To the point, nakamunin pa ang Diyos. Ipanalo na natin to. Sabi niya sa Diyos, maniniwala ako sa iyo. Wow. Ang husay ng kabataan na yan. Ito. Bakit ganito ang asal ng mga taong ito? Ng mga miyembro nila? Kasi nakikita eh. Diba? Napagkikitaho. Oh. Eh ano, kabataan pa oh. Lord, sabi niya, kung gusto mong maniwala ako sa iyo, tara na, ipanalo natin to. This is a blasphemy. Diba? This is blasphemy. Hamunin mo ang Diyos? Ano to? Katropa mo lang? Oh, anong ginagawa ng kanilang mga religious leaders? Walay. Kaya hindi ho nakapagtataka na meron tayong masamang kinabukasan sa mga kabataan natin. Kung ito magpapatuloy, bakit? Eh, yung isang senador gumawa ng walang kwentang batas. Diba? Na ang mga magulang wala ng karapatang suituhin ang kanilang anak. At mabuti na lang din ang ating Pangulong Duterte, ibinasura yung anti-palo bill. Why? Sino kang damuho ka, Lisa Ontiveros, honorable, para pigilin ang magulang sa pagsuwito sa mga anak sa tamang paraan na mismo ang Biblia ipinahintulog. Diba? Okay, so tama na rito sa blasphemous Lenlen Camp at dito sa tarantadong paring ito. Kala niya siya lang marunong. Ha? Marunong din ako niyan.